Good day everyone. So welcome back to my channel. Happy holidays and happy new year po sa lahat. We are making this first vlog of the year 2023. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nanood sa mga videos ko at nag-subscribe also sa channel ko for the last year 2022, and I'm hoping na sana may 2023 mas marami pa tayong mabot na mga farmers or mga layer poultry farmers na pwede nating i-share yung mga kaalaman natin tungkol sa layer poultry farming. Pag-uusapan po natin yung isang topic na medyo kailangan nating gawin at isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat nating i-consider sa layer poultry farming. Ito ay ang pag-lessen ng presence ng mga langaw sa ating farm. Wala pong poultry farm na walang langaw. Every poultry farm, mapa-broiler man o papa-layer, is mayroon talagang langaw. Ang ating aim lang po dito or ating kailangan gawin is i-lessen po natin yung presence ng mga langaw sa ating farm. So, dito po sa XL Poultry Farm, may kinukonsider kaming tatlong bagay para mabawasan po yung presence ng mga langaw. Ang una po, ito po ay ang sagawa ng regular na cleaning technique or schedule sa mga layer poultry building po natin para maiwasan po ang pagdami ng mga langaw. So, dito po sa XL Poultry Farm, sa nire-recommend ako sa ating mga clients is 2 to 3 times a week ang frequency ng paglilinis sa ilalim ng ating mga layer cages o sa floor ng ating layer poultry building. Once na nagbalilinis po tayo, is dinadump po namin sa open pit or meron po kaming ginagawang post pit na doon po namin nilalagay lahat ng dumi na nakukuha namin sa layer poultry building namin para medyo malinis po yung ating building at hindi po makakabigay ng sakit sa ating mga party. Bakit po natin nasabi na makakapagbigay ng sakit sa ating mga layers? Yung dumi po ng mga RTL natin is napakataas ng content ng ammonia. So ammonia po, nakakabigay po sila ng respiratory problems sa ating mga RTL. Yun po yung pag-ubo, sipon, kung ano-ano pang respiratory problems na pwede nilang magbigay sa ating mga RTL. So kailangan po natin tugaliin na linisan po yung ilalim ng ating mga cages o yung floor ng ating layer building para hindi po mag-build up yung ammonia loob ng ating layer building. So once na nag-dump po kami sa aming open pit is pag napuno po yun, tinatakpan po namin ng lupa para by the time comes na dry na po yun is binubungkal po namin at binibenta po namin yun sa mga vegetable farm or dito po sa amin is yung dragon fruit farm. Medyo maganda po talaga yung gamit ng mga compost pit natin. Pangalawang bagay, yun po ay ang paglalagay ng carbonized rice hull. So bakit nga ba importante ang paglagay ng carbonized rice hull? Ito po ay nagsisip-sip ng amoy ng ating mga manure. Tinatakpan po niya yung mga tahi ng mga manok at hindi nalilesan po yung pagdapo ng mga langaw dun sa mga ipot ng ating mga RTL. So, sa ganung bagay, nalilesan po yung amoy and then nalilesan din po yung pagdapo ng ating mga langaw. So, pwede din po tayo maglagay ng rice hull pero napakainit po kasi nun. Pag hindi po natin regularly tinatanggal yung rice hull sa ibabaw ng mga tahi ng manok, is nag-focus po yun ng larva, eventually magiging langaw po yun. Pangatlong bagay, dapat po nating kinokondisyon yung digestive system ng ating mga RTLs. Dito po sa amin, ang ginagawa po namin, meron po kaming regular schedule ng pag-detox
sa ating mga fight logging manok or sa ating mga RTL. Ito po, ang ginagamit po namin is yung MycoSafe na naglilinis ng digestive system, lalong-lalo na yung liver ng ating mga manok. Magandang nadudulot po nun is nalilinis po yung mga digestive system ng mga manok natin, as well as pinapaganda po yung performance ng ating mga manok. So tumataas po yung production rate natin, and then nababawasan po yung excess na malabas na dumi sa katawan ng ating mga manok. So bakit nga ba kailangan nating i-consider yung digestive system? So yung digestive system plays an important role po kasi sa pagpaho ng mga tae ng mga manok natin. So pag hindi po maganda yung digestive system ng mga manok natin, yung kinakain nila na feeds is pag nilalabas po nila is meron pa tayong nakikita components ng feeds na andun po sa ipot nila. Yun po ay nagdudulot ng mabaho at nilalangaw na tae ng manok. So once na maganda po yung digestive system at ina-absorb po lahat ng nutrients at dinadigest na mabuti yung mga feeds na binibigay natin, yung manure po nila o yung ipot nila is purely waste na lang po yun. Wala na pong nahahalo na components ng feeds na nakakapagdulot ng mabahong tae or ipot ng mga manok natin. So yun, tatlong bagay na kinukonsider po namin para ma-lessen po yung pagdami ng mga langaw dito sa poultry farm namin or dito sa XL Poultry. Sana may nakuha po kayong konting kaalaman at may na-share ako na konting kaalaman sa ating lahat or sa inyong lahat para gawa nyo rin sa inyong mga farm. So maraming salamat sa lahat. Hanggang sa susamat sa panonood at Happy New Year po sa lahat. Please do subscribe to my channel, Christian Arsenio, at Happy Farming po sa lahat.